Bago pang pag-atras ni MacArthur sa Australia ay naibalita na sa kanya na may maliit na grupo ng Allied Forces na nakabase sa Australia. Kaya't naisip niyang ang mga USF na iniwan niya sa Pilipinas ay agad din niyang babalikan para tulungan. Ngunit laking dismaya niya nang maabutan niyang maliit lamang na bilang ng mga sundalong Allied sa Australia. Idagdag pa dito na hindi payag ang Australia na mapasailalim sa command ni MacArthur ang ilan nilang military unit. Nais kasi ng Australia na sila ang bahalang mag-manage ng kanilang mga sundalo kahit nakasabi sila ng Allied Forces. Ganun pa man ay patuloy pa rin si MacArthur sa pagsasabi ng mga katagang "I shall return" kada magpapakita siya sa publiko para magbigay pag-asa sa Pilipinas. Samantala sa Pilipinas, ang mga natalong pinagsalip na hukbo ng sundalong Amerikano at Pilipino sa Bataan at Corregidor ay tinipon ng mga Hapon. Nagulat ang mga Hapon dahil hindi nila inaasahan na ang bilang ng kanilang nabihag na prisoners of war ay umabot sa mahigit kumulang na 70,000. Samantalang ang estimate nilang mabibihag nila ay abot lamang sa mahigit kumulang na 20,000. Kaya't ito ang bilang ng maaari nilang mabigyan ng sapat na pagkain at kulungan. Dahil dito ay nag-isip ang mga Hapon ng paraan para mabawasan ang mga prisoners of war. Isinagawa nila ang Death March. Bago pang pagsuka ng USF sa Bataan ay nauna munang nagkaroon ng usapan ang mga leader ng Hapon at ng isang general ng Allied na si Edward P. King. Nag-request noon si King na sa pagkakanagip ng USF sa kamay ng mga Hapon ay dapat lang na mabigyan sila ng maayos na kulungan sa Camp O'Donnell, sapat na pagkain at transportasyon. Ngunit ang request na ito ni General King bago ang pagsuko ng Bataan ay dinabigyan ng pansin. Nang isa katuparan lamang ng mga Hapon ang Death March, saka naintindihan ng mga Allied na denied ang request ni General King. April 9, 1942 nang magsimulang pagmarcha ng mga Allied Forces mula Mariveles hanggang Lubao San Fernando Train Station at mula Capas Train Station hanggang Camp O'Donnell. Ito ay umabot ng 6 na araw. Mula Mariveles ay naglakad ang mga bihag na Allied Forces hanggang San Fernando. Saka lamang sila sumakay mula sa San Fernando Train Station hanggang Capas Train Station. At mula sa Capas Train Station ay saka sila muling pinalakad papuntang Camp O'Donnell. At mula doon ay saka sila inilipat sa iba't ibang preso na nasasakupan ng Hapon. Mahigit kumulang na 10,000 sundalo ang namatay sa pagmarchang ito. Ang sanhi ng mga kamatayang ito ay dulot ng labis na pagod o kaya ay dahil sa sakit na hindi nabigyang lunas. Ang isa pang itinuturong dahilan ay dahil sa pang-aabuso ng mga sundalong Hapon. May mga pagkakataon dito na ang ilang mga sundalo ay ihinihiwalay mula sa kanilang grupo at sila ay pinagpipila at pinagbabaril ng mga Hapon. Kapag kinakapkapan ng mga Hapon ang mga Allied Forces para tanggalan sila ng mga armas ay may nakikita silang mga kagamitan na gawa sa Japan o kaya ay nasusulatan ng mga salitang Hapon. Dahil dito ay automatic na naiisip ng mga Hapon ng mga kagamitang ito ay kinuha ng mga Amerikano at mga Pilipino mula sa mga napatay nilang sundalong Hapon. Kaya't bilang ganti ay pinapatay na lang nila ang mga Allied Soldiers na ito. Ang mga mahihina naman at may mga sakit na hindi kayang makasabay sa pag-abante ng mga sundalong bihag ay kasama rin sa mga pinapatay ng mga Hapon. Ganun pa man ay, hindi naman lahat ng mga Hapon ay masasama dahil mayroon pa rin mabubuti. Lalo na yung mga Hapon na marunong magsalita ng English. May mga pagkakataon din na sila pa mismo ang nagbibigay ng pagkain o sigarilyo sa mga bihag lalo na kung wala ang kanilang mga commanding officers. May mga pagkakataon naman na kapag dumaraan sa mga baryo ang mga bihag na Amerikano at Pilipino ay may mga naaawang sibilyan sa kanila. Lihim silang nagtatapon o nagkakalat ng mga pagkain o tubig na nakalagay sa inuman sa mga dinaraanan ng mga bihag. Lingid din sa kaalaman ng mga Hapon ay may mga sundalong Amerikano at Pilipino na hindi sumunod sa order sa kanila ni Wainwright na sumuko sa mga Hapon. Sila ay tumakas mula sa Bataan at Corregidor bago pa man sila tuluyong masukol ng mga Hapon. Ang ilan namang nakasama sa Death March ay tumakas nang magkaroon sila ng pagkakataon, samantalang sila ay kasalukuyang nagmamartya mula Bataan hanggang Tarlac. Ang ilan ay nagpanggap na namatay at ang ilan ay nakapagtago sa ilang mga butas kung saan hindi sila nahanapan ng mga Hapon. Nang makita nila na wala ng mga tao ay saka sila bumangon at umalis sa kanilang pinagtataguan. Ang mga nakatakas ng mga sundalong ito ay bumuo ng resistance laban sa mga Hapon. Sa loob ng mahigit 2 taon na pag-aantay ng Pilipinas sa pagbabalik ng mga Amerikano ay nakipaglaban sila sa paraan ng guerrilla warfare. Noong una ay umabot lamang sa mahigit kumulang na 100,000 sundalong Pilipino ang sumali sa guerrilla troops na mga ito. Ngunit sa pagdaan ng panahon dahil na rin sa pang-aabuso ng mga Hapon ay dumami ng dumami ang naging kasapi ng guerrilla. Ang totoo ay hindi tuloy ang tumigil ang labran sa Pilipinas dahil sa bawat lugar ay may mga grupo ng guerrilla na lumalaban sa mga Hapon. Isa pa ay maliit lang ang bilang ng mga Hapon para makontrol ang buong Pilipinas dahil karamihan sa kanilang mga sundalo ay nasa ibang bansa sa Southeast Asia. Sa loob ng mahigit 2 taon ay hindi harapan ang pagkikipaglaban ng mga guerrilla dahil sa kakulangan nila sa armas. Hindi rin centralized unit ang mga guerrillang ito dahil sa nahati-hati sila sa iba't ibang lokasyon at iba't ibang grupo.
may mga gerilya din na ibang ideolohiya kumpara sa iba. Halimbawa nito ay ang mga hukbalahap. Ayaw nila ng demokrasya at ang nais nila ay maging komunista ang bansa. Sa battlefield ay nagkakasalpukan ang mga gerilyang ito laban sa kapwa gerilya. Ngunit ano pa man ang kanilang pagkakaiba ay iisa lamang ang kanilang layunin. Ito ay ang pagpapalaya sa mga Hapon na umuukupa sa Pilipinas. May mga gerilya na nagpapanggap na kumakampi sa mga Hapon at kunwari ay nag-iispiya para sa mga Hapon. Ngunit ang totoo ay ang mga Hapon ang kanilang minamanmanan. Ang bawat detalye na kanilang nililikom ay kanilang ipinapasa sa kanilang mga pinuno. Gamit ang mga intelligence na ito ay nagseset up ng pananalaka at pang-ambush ang mga gerilya laban sa mga Hapon. Sa tulong ng mga gerilyang ito, lalo na ang mga grupo na nabuo mula sa mga tumakas na sundalong Amerikano at Pilipino sa Bataan ay nagkaroon ng intelligence si General Douglas MacArthur tungkol sa nangyayari sa Pilipinas. Ang mga intelligence na ito ay kanilang pinapadala kay MacArthur sa pamamagitan ng pag-transmit ng radio messages. Paminsan-minsan ay nagpapadala naman ng supply at mga kagamitan si MacArthur sa mga gerilya sa pamamagitan ng submarine. Ito ay inaantabayanan ng mga gerilya sa Pampang at mabilis nila itong kinukuha bago pa man sila maabutan ng nagpapatrol ng mga Hapon. Pagsapit ng July 1944 sa Honolulu, Hawaii ay nagkaroon ng conference sina US President Roosevelt, General MacArthur at si Admiral Chester Nimitz at pinag-usapan nila ang kanilang susunod na hakbang. Noong mga panahong iyon ay nananalo ang hukbo ng Allied Forces parehong sa Asia at sa Europa. Sa Asia ay nabawi ng mga Allied ang Solomon Islands, New Guinea at Gilbert Islands. Sa kanilang pag-uusap ay nagkaroon sila ng dalawang pagpipilian. Pwede nilang atakihan ang Formosa kung saan naroon ang base ng mga Hapon o kaya ay muling i-take over ang Pilipinas na sinakop ng Hapon. Dito ay sinabi ni MacArthur na maraming mga tao ang naghihirap sa Pilipinas dahil sa pangapi ng mga Hapon. Mas nakabubuting unahin muna nila ang Pilipinas lalo na at matagal ng panahon ang pinaghintay ng kanilang mga sundalong Amerikano na naging bihag doon ng mga Hapon. Bago pa man ang pagpupulong na ito ay tutol si Admiral Nimitz at ilang opisyal sa balak ni MacArthur dahil mas nais nilang sakupin ang Formosa. Ngunit sa huli ay nagbago rin ang kanilang pasya at pinakinggan nila si MacArthur. Plinano nga ng Allied Forces na mauuna nilang lulusubin ang Mindanao. Pagkatapos nito ay saka sila dadaong sa Leyte. Kapag nasakop na nila ito ay saka naman sila dadaong sa Lingayen Gulf at Mindoro. Ang kanilang pinaka-objective sa misyong ito ay mabawi ang Manila na kapital ng bansa. Ang Bataan at ang Corregidor na dalawa sa strategic points ng bansa. Pagsapit ng September ay binombahan ng naval fleet ang ilang parte ng Pilipinas gamit ang kanilang eroplano mula sa kanilang mga aircraft carriers. Sa mga pagbombang ito ay nagitan nilang walang ganong depensa at reaksyon ng mga Hapon. Naisip nilang mahina ang puwersa ng mga Hapon kaya't pinalitan nila ang naunang plano. Napagkasunduan nilang diretso na sila sa pagdaong sa Leyte, Samar, Lingayen Gulf, Bataan at Corregidor. Gamit pa rin ang mga eroplano ay nagpatihulog din ng bomba ang mga Allied Forces sa Manila na kinaroroonan ang base ng mga Hapon. May mga nagpunta ring reconnaissance planes para kumuha ng litrato sa Leyte at Samar na dadaungan ng Allied troops. October 17, 1944 ay nauna munang nagpadala ang Amerika ng maliit na hukbo ng Allied sa Leyte at nasecure naman nila ang Pampang dahil walang ganong puwersa ang Hapon na lumaban sa kanila. Pagsapit ng October 20 ay saka pinadala ng Allied ang mas marami nilang puwersa na aabot sa mahigit kumulang na 200,000 na sundalo. Ang paglanding sa Leyte ay binuo ng apat na grupo ng US Army. Ito ang 1st Cavalry, 7th, 24th at 96th Infantry. Sa apat na destinasyon ng apat na grupong ito ay isa sa kanila ang nakainkwentro ng malakas na resistance ng Hapon. Ngunit ang grupong ito ng mga Hapon ay tinalo din ng Allied. Sa pamumuno ni Admiral William Bull Halsey's ng Navy Fleet ay binombahan muna nilang mga Pampang at lugar na inaakala nilang depensa ng mga Hapon. Ginamit nilang kanilang cruisers, destroyers at mga eroplano mula sa aircraft carriers sa pagbombang ito. Nag-retaliate naman ang Japan at marami siyang pinadala na Navy para labanan ang Naval Fleet ng Amerika. At dahil dito ay nagkaroon ng labanan ang mga barko ng Hapon laban sa barko ng Amerika. Ito ang Battle of Leyte Gulf. Ang labanan sa dagat ay nasa pangunguna ni Admiral Nimitz. Samantalang ang labanan naman sa lupa sa Leyte ay nasa pangunguna ni MacArthur. Kahit natalo ang Japan sa labanan sa dagat ay pursigilo silang depensahan ng Leyte kaya nagpadala sila ng reinforcement para pigilan ang pag-abante ng Allied. Nagpapadala rin sila ng mga eroplano para bombahan ang Pampang kung saan dumadaong ang mga Allied. Nagpatuloy ang labanan ng ilang buwan at unti-unting natalo ang hukbo ng mga Hapon dito. Pagsapit ng December 31, 1944 ay tuloy ang na-control ng Allied ang Leyte kaya ipinasya nilang isunod ang pagbawi sa Luzon. Naisip ni MacArthur na sa pagsakop ng Luzon ay kailangan nila ng magandang base. Naunang nagpadala si MacArthur ng mga sundalo sa Mindoro para sakupin ito. Dito ay balak ni MacArthur na mag-establish ng airbase na kakailanganin nila sa kanilang opensa.
Bago pumasok ang mga sundalo ay binombahan muna ito ng US Navy Fleet. Wala namang gaanong nakalaban ang mga Amerikano dito na harap-harapang puwersa ng mga Hapon, ngunit madalas silang binobomba ng eroplano ng mga Hapon. Sa panahon ding ito ay naging ugali na ng mga Hapon ang kamikaze dahil dito ay may mga barko ng Allied Force ang lumubog o di naman kaya ay paulit-ulit na nasira dahil sa strategy ng pag-atake ng mga pilotong Hapon. Mula kasi sa Leyte ay pumaitaas ang US Navy Fleet patungo sa Lingayen Gulf para simulan ng pag-atake sa Luzon. Sa kanilang pag-akyat ay dito na sila nakaka-encounter ng mga kamikaze attack ng mga pilotong Hapon. Ang halimbawa ng mga pag-ataking ito ay ang naranasan ng battleship New Mexico na inatake ng mga pilotong Hapon. Dito ay umabot sa 30 katao ang namatay kasama ang captain ng barko at ilang pagkasira ng barko. January 9 ay nakarating ang hukbo ni MacArthur sa Lingayen Gulf, ngunit wala silang nakalaban na malakas na depensa ng mga Hapon. Hindi daw kasi inaasahan ng mga Hapon na sa Lingayen Gulf din lang dadaong ang Allied troops. Nang sa tingin ni Yamashita ay hindi na nito kayang depensa ng Leyte ay nag-isip ito ng ibang paraan para ma-delay ang pagkapanalo ng Allied. Sa mga panahong ito ay napalibutan na ng Allied ang bansa at kontrolado na nila ang karagatan at Pampang. Kaya't naisip ni Yamashita na pumuesto sa mga lugar na di kayang abutin ng artillery ng Navy. Nag-set up din siya ng depensa sa Manila, sa Clark Field at sa Cordillera kung saan niya in-establish ang kilala sa tawag na Triangular Defense of Yamashita. Mula sa pagpasok ng Allied sa Lingayen hanggang sa pag-abante nila pababa patungo sana ng Manila ay wala silang ganong nakalaban na depensa ng Hapon. Ngunit pagsapit nila sa Clark Field ay dito nagkaroon ng seryosong bakbakan sa pagitan ng Hapon at Allied dahil isa nga ito sa mga lugar na pinagtipunan ni Yamashita ng kanyang hukbo. Ang layunin na lamang noon ni Yamashita sa pagkikipaglaban dito ay para madelay ang pagkuha ng Allied sa Pilipinas para mabigyan ng oras ang mainland Japan na makapagpadala ng dagdag puwersa laban sa mga Allied. Habang patuloy ang pagbante ng Allied na nakikipagbakbakan sa Clark Field, noong January 29 ay dumaong naman ang iba pang hukbo ng Allied sa Pampang ng Zambales sa paglalayon na makontrol ang Pampang ng Subic at karatig lugar nito. Nais kasi ng Allied na mapigilan ang puwersa ng Hapon na magamit ang bataan tulad ng paggamit nila noon nang sila ay atakihin ng Hapon. At nagkagumpay naman sila. Kasunod nito ay inukupo ng Allied ang nasugbo na nasa timog ng Manila Bay. Nagpadala din sila ng paratroopers sa Tagaytay Ridge para salubungin ang mga naunang hukbo na dumaong sa nasugbo at nagtagumpay din sila dito. Nagkasalubong ang dalawang hukbo at ang mga ito ay umabante patungong Manila. Sa pag-atake ng Allied Forces sa depensa ng mga Hapon sa Manila ay nahirapan sila dahil walang balak sumuko ang mga Hapong nagbabantay dito. Nabigyan kasi ang mga Hapon ng order na bantayan ng Manila kahit mamatay pa sila. At kung sakali naman na hindi nila ito madepensahan ay malaya sila na sunugin ito. Nabigyan din sila ng order na lahat ng mga Pilipino na kanilang makikita sa battle zone ay kanilang papatayin. Ito ang dahilan kaya umabot sa 100,000 na mga Pilipino ang namatay sa Battle of Manila. Maliban sa mahigit kumulang na 3,000 mga sundalo ni Yamashita ay mayroon pang isang Japanese Vice Admiral ang piniling magpaiwan sa Manila para lumaban. Ito ay si Vice Admiral Sanji Iwabuchi. Maraming beses siyang sinabihan ni Yamashita na tumakas, ngunit hindi siya nakinig at mas pinili niyang makipaglaban hanggang kamatayan. Mayroon siyang hawak na Japanese Navy na aabot sa 10,000. Idagdag pa dito ang mahigit kumulang na 3,000 na sundalong pinaiwan ni Yamashita para bantayan ng Manila, ang mga itong nakalaban ng mga Allied soldiers sa Battle of Manila. Nakahanap naman sila ng magandang posisyon sa Intramuros at doon ay nakipaglaban sila hanggang sa sila ay mamatay. Ang isang dahilan kaya madali at alam ng mga Allied forces ang mga posisyon ng mga Japanese ay dahil sa intelligence ng mga guerrilla fighters na tumulong sa kanila. Bago pa ang pagdaong ng Allied sa Leyte, ang mga guerrilla fighters ang nagtuturo ng daan at lokasyon kung saan mas magandang atakihin ang posisyon ng mga Hapon. Habang busy ang labanan sa Manila ay nagpadala din ng Allied troops si MacArthur sa Corregidor. Pebrero 15 nang masecure ng Allied ang dulong bahagi ng bataan. Nang sumunod na araw ay nauno nilang pinagbobomba ang Corregidor at pagkatapos nito ay saka sumunod na nagpadala ang Allied ng mga paratroopers. Pebrero 16 at 17 ay 50 na C-47 transport plane ng lumipad sa Corregidor. Mula sa mga ito ay tumalon ang 2,000 na mga paratroopers at 1,300 naman na mga supply ang inihulog. Sa loob ng 2 linggo ay tuloy ang nasakop ng Allied ang Corregidor, kaya't pagsapit ng Marso ay parehong nasa kamay ng Allied ang Corregidor at ang Manila. Dahil dito ay malaya silang nagagamit ang Manila Bay para sa pagtransport ng mga kagamitan. Mula sa Manila ay unti-unting nakontrol ng Allied ang buong South Luzon at sa pagtatapos ng buwan ng Mayo ay tuloy na itong napasakamay ng Allied. Ngunit hindi pa tuloy ang nananalo ang Allied dahil hindi pa nila nahuhuli si Yamashita na nagtatago sa Cordillera. Ang triangular defense ni Yamashita sa Cordillera ang pinakamatibay nitong depensa.
Dinedepensahan nito ang Tambang, Baguio at ang Bontok. Hindi ito abot ng artillery ng US Navy Fleet. Ito ang matataas na lugar sa Luzon, ang Busang Pass, Villa Verde Trail at ang Balete Pass. Sa pag-akyat ni Yamashita sa Baguio ay mayroon pa rin siyang 150,000 ng mga sandatang sundalo. Ganito man kalawak ang sinasabing depensa ni Yamashita ay hindi pa rin masasabi na kontrolado niya ang lahat ng lugar sa loob nito dahil nga may mga grupo pa rin ng mga gerilya na nakabase dito. Isa na dito ang USAFIP. Ito ay binuo ng pinagsamang hukbo ng Philippine military na naunang sinanay ni MacArthur at mga gerilya fighters na nagmula sa iba't ibang probinsya. Karamihan sa mga ito ay mga igorot na mula sa Cordillera at mga Ilocano mula sa karatig na lugar at apat na opisyal na Amerikano kasama na ang leader nitong si Russell Volkman. Si Volkman ay kasama sa mga Amerikanong hindi sumuko sa pagbagsak ng bataan. Tumakbo siya pataas ng Cordillera kasama ng iba pa. Mula 1942 ay naging kasapi sila ng mga local guerrilla unit. Dahil isa siyang US military officer ay siya ang naging leader ng mga grupong ito. Ang utos sa kanya ni MacArthur ay limitahan nila ang kanilang pagkikipaglaban sa mga Hapon dahil wala silang mga armas. Tanging ang papel nila ay maging intel lamang para kay MacArthur, kaya't mula 1942 hanggang 1944 ay ganun nga ang ginawa nila. Noong Oktubre 1944 ay nabigyan sila ng order na iligtas ang pamilya ng kasalukuyang presidente ng Pilipinas na si Sergio Osmeña Sr. Nasa labas ng bansa noon ang presidente at nag-aalala siya na sa pag-atake ng Allied sa Pilipinas ay baka mapagbalingan ng mga Hapon ang kanyang pamilya na nasa Baguio. Dahil dito ay lihim na kinuha ng grupo ni Volkman ang First Lady at mga anak nito. Ang mga sundalong inutusan para iligtas ang First Lady at ang pamilya nito ay mga igorot dahil sila nga ang nakakaalam ng pasikot-sikot ng Baguio at Benguet. Sa kanilang paglikas sa First Lady at sa mga anak nito ay kinailangan nilang dumaan sa mga bundok na alam nilang walang nagbabantay ng mga sundalong Hapon. Dahil dito ay napagod ng husto ang First Lady at ang mga anak nito. Kaya't may mga pagkakataon na gamit ang improvised stretcher na gawa sa kahoy at damit ay binuhat ng mga igorot ang First Lady at ang mga anak nito hanggang makarating sila sa kanilang hiding spot. Noong una ay aabot lamang sa 8,000 tao ni Volkman. Ngunit nang mabigyan na sila ng armas ng mga Allied noong November 1944 ay tumaas na ito sa bilang na 18,000 hanggang 22,000. Habang kasagsagan pa ng labanan sa Manila ay may mga Allied troops din na nabigyang order para sundan si Yamashita sa Baguio. Medyo natagalan ang pagtalo ng Allied forces sa hukbo ng Hapon sa Baguio dahil sa terrain nito. Nahihirapan ang mga ito na makapasok dahil mas mataas ang posisyon ng mga Hapon kaysa sa kanila kaya sa bawat paglapit nila ay binobombahan lang sila ng mga Hapon o di naman kaya ay ini-snipe lang sila ng mga Hapon na nakatago sa mga foxhole. Dito naging malaki ang tulong ng grupo ni Volkman dahil nabigyan sila ng order na atakihin ang grupo ng mga Hapon na nakatago sa triangular defense ni Yamashita, ang Busang Pass, Salaksak Pass at Balete Pass. Sa mga lugar na ito kasi nakalagay ang ilang artillery at maraming snipers ng mga Hapon na nagiging hadlang sa pag-abante ng mga Allied troops na humahabol kay Yamashita. At mula sa mga lugar na ito ay kitang-kita ang mga Allied troops na umaakyat papuntang Baguio, Bambang at Cagayan Valley. Sa pagtalo ng grupo ni Volkman sa depensa ng Hapon ay mas napabilis ang pag-akyat ng mga Allied troops. Pagsapit ng April 26 ay nakontrol ng Allied ang Baguio at pagsapit ng July 4 ay tuloy ang dineklara ni MacArthur na hawak na nila ang Luzon. Ngunit nagpatuloy pa rin ang pagtakas ni Yamashita at mga kaunting labanan dahil nagtago na siya sa kasulok-sulukang bahagi ng mga bundok. Pagsapit lamang ng September 2 sa katuloy ang sumuko si Yamashita sa Kiangan ni Fugao. Pagkatapos nito ay saka naman isinunod ni MacArthur ang Mindanao kung saan mayroon pa rin aabot sa 43,000 na Japanese troops ang nakabase dito. At ito naman ay pinamumunuan ni Lieutenant General Gyosaku Morozumi. Ganito man karami ang hukbo ng Hapon dito ay mas maliit lang ang kanilang nasasakop na lugar dahil na rin sa epekto ng mga pag-atake ng mga guerrilla fighters. Ang mga guerrilla naman dito ay pinamumunuan ni Wendell Fertig na katulad ng iba ay hindi rin sumuko nung bumagsak ang bataan. Tumakbo siya at napadpad naman sa Mindanao at siya ang naging pinuno ng mga resistance dito. Noong una ay nahihirapan siya dahil may mga grupo na sinasamantalang pagsakop ng mga Hapon para mapalakas at mapalaki ang kanilang teritoryo. Ngunit sa paglipas ng mga taon ay na-control din ito ni Fertig. Nasuplayan din sila ng armas ni MacArthur taong 1943. Ang grupo ni Fertig ang tumulong sa mga Allied para mas madaling matalo ang mga Hapon. Naunang dumaong ang Allied troops sa Iliana Bay. Pagkatapos ay saka sila dumaong sa Malabang at Parang. At mula dito ay unti-unting na-control ng Allied ang Mindanao. Nahirapan din sa pag-abante ang mga Allied dahil sa terrain na may mga lugar kung saan hindi nila pwedeng maipasok ang kanilang mga tangke. Tapos ang pinagtataguan ng mga Hapon ay sa mga hukay na nasa ilalim ng lupa.
Natagalan sila sa paghahanap sa mga ito dahil malalaman lang nilang may hapon kung ito ang mauunang magpaputok sa kanila. Kapag nalaman na nila ang lokasyon ng mga hapon ay sakalang nila ito aatakihin. May kwento pa dito na libo-libong hapon ang binalak na tumakas palis ng Mindanao, ngunit hindi sila nakatakas dahil ang kanilang sinasakyang barko ay sinira ng Allied Navy. Kaya't lumubog ang barko at napilitan ang mga hapon na bumalik sa Pampang. Pagbalik nila ng Pampang ay naroon naman ang hukbo ng mga gerilya na armado ng baril at mga tabak. Dahil sa pagod ng mga hapon sa kalalangoy ay madali lang silang pinagtataga ng mga gerilya at libo-libo sa kanilang namatay. At mula noon ay nakontrol din ng Allied ang Mindanao. Ito ang summary ng kwento kung paano binawi ng Allied Forces ang Pilipinas sa kamay ng mga Hapon. Kung nagustuhan mo ang video ay kaunting tulong naman sa pamamagitan ng pag-click ng like button at pag-share ng video ito. Dahil kapag nakita ko na marami ang nagla-like ng ganitong mga animated videos ay siyempre siguradong mas marami pa akong gagawing mga video na tulad nito. Maraming salamat po sa inyong panonood at mabuhay po kayo. Welcome to Kasaysayan Stories. Ang channel na ito ay naglalaman ng mga kwento tungkol sa mga nakaraang pangyayari na maaring narinig o hindi nyo pa narinig. Kung mahilig ka sa mga istoryang aksyon o kaya ay mga kwento ng mga pangyayaring nakakaanting ng damdamin ay ito ang karamihan sa mga inia-upload ko sa channel na ito. Mapa-istoryang lokal o international ay kasama sa channel na ito. Kaya kung nais mo ang ganitong mga content ay mag-subscribe ka na para lagi kang updated sa mga bago kong